Itong nabili ko ay tube type na e-bike tires na 2.75 by 10. Tube type siya pero makinis itong ano, labi. Na sabi ng mga nag-vulcanize kung sa makinis, pwede naman daw convert ng tubeless. Dito natin nalagay sa ERB trike natin. Ayan. Na tubeless din. Ayan, ito. Dito ako sa vulcanizing shop. Papakabit na natin. Ayan, nangyayari pag may tire sealant. Parang tae. Ano? Pinakalawang yung ano, yung alloy. Oh, parang inat-ingat ng ano, anay. Parang hindi advisable. Kalawang na. Grabe. So ayan guys, hindi ko na nilagyan ng tire sealant. Baka tire sealant pa sumira sa mags. Ano? Ibang sa kotse, pinatanggal eh. Pinapatanggal din sa kotse. Ay oo, gaganda ng mags. Mas mahal ang mags nun eh. Bababa yung value nung mags pag nagkaroon ng ganun. Nakita nila, ganyan din ang binuksan eh. Oo, nangya. So hindi lang pala sa e-bike nangyari yung ganun. Ayan. Tumagal-tagal yan. Nako, eh kung saktong 5 years, simula bago, wala na. Ngay-ngay yung mga gilid. Saka nakakadiri guys. Oh. Hindi naman siya mabaho, ano. Nga lang, talagang ano, nababoy talaga yung mags. Wala tayong choice. Ginawa na lang naming tire sealant, grasa na lang. Nalagyan ng grasa doon sa loob, imbis na loob ng oil. Masyado madiin guys, baka maputo lang stud. Yan, ganyan lang, sakto lang. Kanya tutulad sa kotse. So yun guys, pwede naman yung tube type, pwede naman tubeless, basta makinis yung labi ha. Kasi yung talagang mga ano, yung mga hindi pwede sa tubeless na goma, may ano yun, may mga gilay-gilay. Eto kinis lang. At saka hindi ko na talaga i-recommend yung ano, yung tire sealant. At talagang nako, hindi maganda sa mags natin. Kahit pala yung hindi China, kahit yung mga mags ng kotse, magagandang klase, basta nababara ng mga 2 years. O minsan wala pa. Nagbabaku-baku siya talaga. Kung may papayo ko lang tong ano,
yung tire sealant sa mga tube type. Kasi walang kakalawangin sa tube type eh. At saka once kasi na mabutas yung tube type, kailangan mo lang makauwi para lang pa-vulcanize. Siguro pwede rin kayong gumamit nitong ano, mga tire sealant na to, kunwari, na-plot kayo on the spot, tapos may baong kayo, yun pwede. Tapos yun nga lang, dapat meron kayong hand pump, meron kayong baon din na pambomba sa motor nyo, o kaya sa bike nyo, para mahanginan nyo. Para syempre, ang kailangan nyo lang naman doon, makauwi, then vulcanize. Pero kung yung bababaran nyo siya ng ano, ng tire sealant, hindi ko na talaga ma-re-recommend. Kasi tingnan nyo na lang yung nangyari, oh, doon sa mugs ko. Ito, 3 months pa, halos 3 months ko kasi nababaran to nung natutunan ko lagyan ng tire sealant. Parang tumatagos dyan, no? O, tapos nagkakaroon dito ng mga parang nagkaroon siya dyan ng ano, no? Siguro nakita nyo naman kanina nung binuksan ng ano, ng master vulcanizer natin na taga P-Volx. Talagang para siyang inanay. Kaya, nako, I can't recommend na kahit anong liquid na ilagay natin sa loob ng tires natin, tas nawawala pa sa balanse. Ngayon, kaya siguro, baunin nyo na lang yung kumbaga pang panandalian na lang, huwag yung babaran. Nabanggit din nga sa akin nung nung nagbubulkanize na meron nga daw doon na nakamags na kotse na pinatanggal na yung tire sealant kasi nga kinalawang yung ano, yung mags nila. Pagka kasi ganun, siyempre, bababa yung value ng mags. Pagka nakita ng mga, siyempre, ng buyer na ganun, parang inanay yung itsura. So, yun guys, pwede. Tama yung seller natin. Pwedeng ang, ano, pwedeng convert itong tube type sa tubeless na goma. So, that's it. Yun lang guys. Thanks for watching ulit. Sa susunod uling video, pag may nasira ulit dito, saka na lang ulit natin kakalasin.